So guys, ito, mag-isa na naman ako sa office pumunta ngayon. For safety na rin, kasi ang nangyayari nga is new normal, minsan dalawa, tatlo lang kayo sa office or madalas mag-isa ka lang. For safety, para ma-maintain yung social distancing as well. Kasi nga, nakikita naman natin, tumataas yung number ng coronavirus cases dito sa atin. And yes, may recoveries, pero no sure data eh. Hindi tayo makapag-trust dun sa data na nakikita natin. Kasi nga, medyo magulo. So, sa usaping yun, alam naman natin na hindi accurate. So, ang pinaka-accurate lang gawin ngayon is, kapag kalalabas kayo, especially ngayon na mataas yung risk ng infection, lagi kayo magdadala ng alcohol. Like this one. Lagi kayo may alcohol dapat. Tapos, face mask, which I have. Pero, since mag-isa lang ako dito sa office, hindi ko na siya masyadong sinusuot-suot kasi nahirapan din ako huminga. Pero kung may kasama kayo, make sure na lagi kayong may facial mask. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung facial mask tsaka yung face shield. So, ayun. Paglalabas ka ng office or, for example, may kasama ka sa office or sa kahit saang lugar, basta may kasama ka, lagi mong susuotin yung face mask tsaka yung face shield. Kasi, sabi nila, kapag may virus yung kasama mo, minsan, hindi mo malalaman. Kasi, meron kang tinatawag na asymptomatic. Sila yung infected pero no signs of infection, meaning walang simptomas. Okay sila as in, sobrang okay. Carrier lang sila pero hindi kumbaga hindi tinira yung health nila. Kumbaga nasa katawan lang nila yung virus, which is pwede nating makuha through speaking with them, like yung simpleng talsik ng saliva, kasi hindi naman siya makita or hindi siya visible sa mata natin minsan, madalas. Kasi parang mist lang. Or, minsan, for example, yung hinawakan niyang item, then inabot sa'yo, doon pwede rin mapasa yung virus. So, pinaka-safety pa rin is gumamit tayo ng alcohol every time na may hawakan tayo. And, yeah, palagi nating gawin yung alcohol. Talagang habit. Gawin nating habit. And then, after that, syempre, pag galing ka sa labas or galing sa office, magsasanitize ka kagad. Ubarin mo lahat ng damit mo and then maligo ka. Kailangan thoroughly papabulain mo talaga yung soap sa katawan mo kasi sabi nila ng mga expert yung foamy bubbles ng mga soap. Sila yung nakakapagtanggal talaga ng mga dirt or unnecessary things sa katawan natin. Yung mga kumbaga foreign objects sa katawan. So mabisa yung paliligo. Araw-araw, hindi lang paliligo guys, pati yung pagtututbrush. Kasi madalas hindi natin alam sa kinakain natin, like, hindi naman lahat ng deliveries na food ay may virus, pero no assurance na talagang sanitize yung mga kinakain natin. So, mabisa rin kasi, once na, for example, oh, may virus, may coronavirus yung naisubo nating food, at least kahit papaano, pag nagbrush tayo after eating, madadala nung, kumbaga yung foamy bubble nung toothpaste, yung mga foreign items na na-intake natin. At the same time, syempre kailangan natin ng hygiene pa rin. Always focus on your hygiene. Kahit nasan ka pa, sa palengke, sa office, sa bahay, kahit saan, dapat laging priority yung hygiene, personal hygiene. And mahalaga din yung pagwawash ng face. Pero I personally highly advise na huwag kayong mag-face wash sa public toilets. Kasi hindi natin sure eh. Possible, yes. Ilalapag natin yung soap na gagamitin natin dun sa vanity lavatory or something dun sa mga public CR. Pero possible may virus pala dun, yung surface. So malalagay natin sa mukha natin yung virus. And at the same time, sobrang sensitive ng mata natin sa virus. Kasi yan yung isa sa, kumbaga, may direct passage papasok sa sistema natin. Yung nose natin, pag na-inhale natin yung virus. That's why importante yung face mask, yung mouth natin, tsaka yung eyes. Yan yung mga may direct passage sa loob ng sistema natin. So, ayan. For me, ang
pinaka number one panglaban pa rin sa virus dahil wala pang vaccine at wala pang cure na sure cure sa virus is personal hygiene. Always maintain your personal hygiene and cleanliness. Always do sanitize every time na lalabas ka ng bahay at babalik ka ng bahay. Maintain social distancing as much as possible. Mas maganda virtual muna yung pagbabanding natin sa mga kaibigan natin at sa mga, like for example, kung yung trabaho mo naman pwede namang gawin virtual, why not? Pwede nating idagdag sa new normal. So kung kaya naman mag-work virtually, okay lang yan. So yan, kailangan natin masanay. And kung lalabas tayo, lagi nating iisipin, hindi lang tayong nasa labas. So, we must have our protection, which is alcohol. And later on, papakita ko sa inyo yung face shield tsaka face mask. Hi guys, so ito yung face shield. Nakita nyo, face shield, then face mask. Yan, mahalaga to kasi, like pag nasa labas ka, sabi nila, possible, wala pa namang assurance na airborne or nasa hangin yung virus. So kapag may face shield ka, once na may hangin na hangin sa mukha mo, may shield ka, bababa lang siyang ganun. And at the same time, hindi mo na siya malalanghap directly kasi may face mask ka. So mahalaga may protection ka or protected ka. Kung pupunta ka sa hospital, dapat naka-PPE ka or yung bunny suit, full gear ka, kasi hospital is very high risk sa infection kasi nandun lahat ng hindi lang COVID patient, nandun lahat ng may sakit. So yun, like pupunta ka ng bank, at least alam naman natin na ang bank matao din, hindi natin alam yung mga taong pumapasok doon, so much better protected ka rin, lagi magdala ng alcohol. Ayan, so yun lang. Sana may nakuha kayo sa mga tips ko. Kasi actually, since nag-lockdown, madalas na rin ako pumunta ng office. Almost once a week nasa office ako. So, luckily, for the past 2 tests na ginawa sa akin, negative lahat. So, siguro, masasabi ko, effective yung personal hygiene at the same time protection. So, guys, yun lang. Hope nakatulong ako, and thank you for watching.